Francisco Duque III na nasa apat na rehiyon na lamang ang nananatiling nasa moderate risk. Habang ating healthcare utilization rates ay nasa low to moderate risk levels. Nireport naman ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. ang matagumpay na rollout ng pediatric vaccination sa NCR at selected regions. Ayon kay Secretary Galvez, nasa 100,370 doses ang na-administer initially sa 482 selected sites. Samantala, pinag-utos ng Pangulo sa Food and Drug Administration or FDA na habulin ang mga nagbebenta ng pekeng gamot. Ayon sa ulat ng FDA, nasa 185 sari-sari stores ang iniimbestigahan sa pagbebenta ng pekeng medisina at 78 sari-sari stores naman ang nahuling nagbebenta ng pekeng gamot. Sa report naman ni DILG Secretary Eduardo Anyo, nasa mahigit 300 or 319 na mga lugar ang nasa ilalim ng granular lockdown. Samantala, nagpulong ang inyong IATF kahapon, February 14, 2022 at ito ang ilan sa mga naging desisyon at mga aksyon. Nagpasya ang IATF na ilagay sa Alert Level 3 mula February 16 hanggang 28, 2022 ang mga sumusunod na lugar. Iloilo City, Iloilo Province at Guimaras in Region 6. Zamboanga City in Region 9. Davao de Oro at Davao Occidental in Region 11. And South Cotabato in Region 12. Mananatili naman sa Alert Level 2 classification ang National Capital Region mula February 16 hanggang February 28, 2022. Ang ibang lugar sa bansa na nasa Alert Level 2 from February 16 to February 28, 2022 ay makikita po sa inyong screen. Mga kasama natin mamaya si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere para bigyan ng karagdagang detalye ang paksang ito. Paalala lang po kung inyong matatandaan, base sa guidelines on the nationwide implementation of alert level system for COVID-19 response, page 4, section 1, number 6, in all areas not under alert level 5, establishments permitted to operate under each alert level may be allowed additional venue and seating capacity on top of the existing allowable venue seating capacities as follows. An additional 20% if the area where such establishments are located has a vaccination coverage above 70%. For both priority group A2, mga senior citizens, and priority group A3, adults with comorbidities, as determined by the vaccine cluster of the National Task Force Against COVID-19. Halimbawa, sa NCR, na matagumpay nang naabot ang above 70% sa pagbabakuna for A2 and A3, meron pong karagdagang 20% sa mga establishmento para sa indoor at outdoor. At base sa 6B ng nasabing guidelines, an additional 10% if said establishments have been awarded safety seal certificates under the safety seal certification program. Samantala, inaprubahan din ng IATF ang pagtanggap at pagkilala sa national COVID-19 vaccination certificates ng Malaysia at Republic of Ireland for purposes of arrival quarantine protocols as well as for interzonal, intrazonal movement. This is in addition to other countries, territories, jurisdictions whose proofs of vaccination the IATF has already approved for recognition in the Philippines and without prejudice
to such other proofs of vaccination approved by the IATF for all inbound travelers. Inatasan ng IATF ang Bureau of Quarantine, Department of Transportation, One Stop Shop, at Bureau of Immigration na kilalanin ang proofs of vaccination na inaprubahan ng IATF. Nasa 39 na bansa na ang mayroong tayong mutual recognition ng vaccination certificates at ngayon ay may naidagdag pang dalawa. Kaya 41 na po lahat. Sa usaping bakuna, meron na tayong 132,013,140 total doses administered as of February 14, 2022. Nasa mahigit 61.2 million na ang naka-first dose habang nasa mahigit 61.6 million ang naka-complete dose or fully vaccinated, kasama na rito ang nabakunahan ng Janssen. Ayon sa National COVID-19 Vaccination Dashboard, nasa mahigit 9.16 million naman ang nakatanggap ng booster or additional doses. Pagdating naman sa ongoing pediatric vaccination ng 5 years to 11 years old, nasa halos 150,000 na sa kanila ang nakatanggap ng at least one dose as of February 14, 2022. Pumunta naman po tayo sa COVID-19 update. Patuloy ang pagbaba ng mga bagong kaso. Ayon sa February 14, 2022 COVID-19 case bulletin ng Department of Health, nasa 2,730 ang mga bagong kaso ng COVID sa bansa. Ito na po ang pinakamababang single day tally for new COVID-19 infection sa taong 2022. Sa bilang na ito, 93.8% ang mild at asymptomatic, samantala ang positivity rate ay patuloy na bumababa. Nasa 10.7% po ang positivity rate natin, habang nasa 96.4% naman ang porsyento ng mga gumaling. Mahigit 3.5 million na ang nakarecover. Amin naman pong malungkot na binabalita na kahapon ay mayroong 164 na pumanaw dahil sa virus na ito. Our fatality rate is currently at 1.51%. This is lower than the 2% global average. Sa estado naman ng ating mga ospital, nasa below 35% na ang ating hospital care utilization rate. Nasa 31% ang utilized ICU beds sa Metro Manila, habang 34% naman sa buong bansa. 25% ang utilized isolation beds sa Metro Manila, habang 29% sa buong bansa. 26% ang utilized ward beds sa Metro Manila, habang 26% sa buong bansa. 17% ang utilized ventilators sa Metro Manila, 18% naman sa buong bansa. On other matters, foreign direct investment or FDI net inflows, according to the Banco Central ng Pilipinas, posted a 96% increase year-on-year to reach $1.1 billion in November of 2021 from the $559 million net inflows in November 2020. Investor confidence has indeed remained high, in the same vein that our people remain optimistic as we continue our economic recovery from COVID-19. According to the New York-based The Conference Board Global Consumer Confidence Fourth Quarter 2021 Survey, the Philippines is fifth among 65 markets examined across the world in terms of global consumer confidence. We are the third most optimistic consumers among 14 Asia-Pacific economies. Bago tayo pumunta sa mga tanong ng MPC, kausapin muna natin ang ating resource person, si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere.
Yusek Rosette, maaari po bang maipaliwanag ninyo kung bakit na-retain sa Alert Level 2 ang Metro Manila? Ano naman po ang latest sa pediatric vaccination at bayanihan bakunahan Part 3? Yusek Rosette? Maraming salamat po, CabSec. Magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa inyong lahat na nakikinig at nanonood po ng programang ito. Can we have the slides, please? So dahil po sa patuloy po nating pagbabakuna sa ating pediatric population at pag-arangkada ng Bayanihan Bakunahan 3, tuloy-tuloy po ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. With that, the DOH shall provide updates on the latest information on COVID-19 and our vaccination programs. So next slide, please. So magsisimula po tayo sa kasalukuyang sitwasyon ng COVID-19 sa ating bansa. Magandang balita po ang hatid ng ating gobyerno at ng kagawaran ng kalusugan. Ang ating average daily cases kada araw nitong linggo ay nasa 3,521 na lamang. Mababa ng higit pa sa kalahating porsyento, 56% kung magiging tiyak. Batay din po sa ating epidemic curve, bumaba na po ang ating average daily cases sa iba pang mga rehiyon. Patotoo po ang pagbaba ng ito dahil sa patuloy nating pagsunod sa minimum public health standards and most importantly, patunay po ito ng ating mga epekto ng pagbabakuna which is really safe and effective laban po sa COVID-19. Next slide. Karamihan din po sa ating mga rehiyon ay nasa low risk case classification na maliban po sa Region 6, 11, 12 at CAR. Nananatili po sila ngayon na nasa moderate risk. Nasa moderate risk naman din po ang ating average daily attack rate or ADAR kung saan sa bawat 100,000 na individuals ay meron na lamang po tayong 5.26 na naitatalang kaso. Sa kabilang banda, patuloy na bumubuti ang ating national healthcare systems capacity. Ang kabuuan po ng bansa ay nasa low risk na maliban sa Region 11 kung saan nasa moderate risk ang kanilang ICU utilization na may 63.9% utilization. So next slide. Ayon po sa huling projection ng faster, kung mapapanatili po natin ang current minimum public health standards natin, ang bilang po ng mga kaso sa bansa ay maaring bumaba to as low as 83 cases lamang pagsapit ng March 15. Subalit, kung ang pagsunod natin sa minimum public health standards ay mapapabayaan, ang projected cases ay maaring manatiling mataas. Nasa 2,077 cases ang inaasahan na bilang ng kaso kung may 12% decrease sa ating pag-comply sa minimum public health standards. Maari pang tumaas at umabot sa 7,748 cases per day ang kaso ng COVID-19 kung bababa pa ang ating pag-comply sa minimum public health standards ng 19%. Ang mga projections natin ay nakabase sa katangian ng Omicron variant at sa iba pang factors tulad ng mobility ng populasyon, vaccination coverage, and of course, yung pagsunod natin sa minimum public health standards. Kung ninanais po nating mapanatiling mababa ang ating mga kaso dito sa ating bansa, inaanyayahan po natin ang bawat Pilipino na mag-mask, ugas, iwas airflow, bakuna upang makita po natin hanggang sa dulo ang pagbaba ng kaso ng COVID-19. Next slide please. Tumungo naman po tayo sa ating mga updates ukol sa ating pagbabakuna sa ating mga kabataan 5 to 11 years old pati na rin ang updates sa ating Bayanihan Bakunahan 3. Next slide. Buhat ng sinimulan natin ang pediatric vaccination noong nakaraang linggo, humigit kumulang na nasa 148,000 ang mga kabataang may edad 5 to 11 years old ang nakatanggap na ng kanilang bakuna. Makakaasa po kayo na ang DOH ay palalawakin pa ang pagbabakuna na ito sa kasalukuyan na mayroon po tayong 482 vaccination sites sa buong bansa. Yun ay upang mas marami pa po ang mga nakakabatang populasyon na mabigyan pa natin ng bakuna. At upang maabot natin ang target na mabakunahan ng 15 million na pediatric population, hinihikayat po namin ang bawat magulang or legal guardian na iparehistro na po ang kanilang mga anak sa proteksyong buhat nito, hindi lamang po para sa kanilang sarili kasi ito, ngunit para po sa ating buong komunidad. Gayunpaman, nais pong linawi ng DOH ang pagbabakuna sa ating kabataan ay hindi po mandatory
at nangangailangan po ng pagpayag ng kanilang mga magulang or guardian bago sila mapakunahan. Nananatili pa rin po ang desisyon na ito sa kanilang mga magulang. Kaya naman po, batid ng DOH ang pasasalamat sa lahat ng mga magulang na nagtiwala sa ating mga bakuna. Habang hakbang ito pasulong tungo sa ligtas na pamumuhay sa ating new normal. Next slide. Maliban po sa pagbabakuna sa ating mga kabataang may edad 5 hanggang 11 taon, nasa humigit kumulang na po na 9.3 million 12 to 17 years old ang nabakunahan na at ni isa ay wala pa ho tayong natatalang pagkamatay. Patuloy na dumarami po ang bilang ng ating mga kabataang nababakunahan laban sa COVID-19 at patotoo po ito bilang mababa ang kasong naitatala sa grupo na ito. Paghahanda ang pagbabakuna para sa pagbabalik eskwela ng ating mga kabataan sa ating tinatawag na new normal. Para po sa ating mga lokal na pagtatala ng adverse events following immunization, kaugnay po ng pediatric vaccination, sa humigit kumulang 148,000 na nabakunahan, 8 lamang po ang nakaramdam ng mild reactions. Ang mga reaksyon mula sa bakunang kanilang naranasan ay yung pananakit sa injection site, pagkakaroon ng rashes, bahagyang pagtaas ng blood pressure, nilagnat, pangangati ng lalamunan at pagsusuka. Ang mga naranasang reaksyon ay agaran din pong na-manage at nawala. Wala pong dapat ipangamba ang ating mga magulang dahil ang ating mga vaccination sites ay mayroon pong mga healthcare workers na handang tumugon sa kung anuman pong mga magiging reaksyon ng inyong anak pagkatapos po sila bakunahan. Kung nais pong kumonsulta at mag-report ng adverse events following immunization, maaari po kayong sumangguni sa ating mga telemedicine services at iba pang serbisyong handog ng kagawaran. Ang mga link po ay makikita po sa ating screen ngayon. Next slide. Isa pang magandang balita ang hatid ng kagawaran dahil nasa mahigit 1.8 million na Pilipino ang nakatanggap ng kanilang bakuna dahil po sa ating Bayanihan Bakunahan 3. Hindi po titigil ang ating gobyerno sa pagbabakuna sa iba't ibang bahagi ng bansa nang sa gayon ay mas marami pa tayong maprotektahan laban sa COVID-19. Sa nasabing 1.8 million na newly vaccinated individuals, mahigit 337,000 ang nakatanggap ng kanilang first dose, habang mahigit naman sa 758,000 ang nabakunahan ng kanilang second dose. Mahigit 126,000 ang nakatanggap ng single dose vaccine, habang nasa mahigit 655,000 ang naturukan naman ng kanilang booster shots. Upang mas lalo pong mapaigting ang ating bayanihan bakunahan, inextend po ng ating gobyerno ang ating programa hanggang sa darating na Biyernes, February 18. Umaasa po tayo na maaabot natin ang target na babakunahan ang at least 5 milyong Pilipino sa programang ito. Patid po ng kagawaran ang pasasalamat sa pakikiisa ng ating mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang maging posible ang programang ito. Kaya muli, hinihikayat naman po natin ang bawat isa na magpabakuna dahil ang pagbabakuna ay ang ating best long-term solution laban dito sa pandemya. Next. Vaccine immunity wanes over time. Humihina po ang immunity ng bakuna sa paglipas ng panahon at maaring ma-reinfect ang mga nagkaroon ng COVID-19. Makikita batay sa mga graph na nasa ating screen na mas mataas at karagdagang proteksyon ang buhat ng booster shot matapos mabakunahan ng primary series ng bakuna. Ayon po sa pag-aaral ng WHO, nakita na may pagbaba ng proteksyon sa severe and critical forms ng COVID-19 pagkatapos ng 6 na buwan. Bumawas ng 8% para sa lahat ng iba't ibang age groups at 10% naman para sa mga individual na 50 years old at pataas. Kaya muli po, pinapaalala ng kagawaran ng kalusugan na kung nakatanggap na po kayo ng first and second doses ng bakuna, mahalagang magpaturok kayo ng inyong booster shots upang maiwasan natin ang pagkalat ng virus at ang pagkakaroon ng bagong variants sa pamamagitan ng labis na pagkalat nito. Ang pagbibigay po ng booster dose ay nakakapagbigay ng longer lasting protection at immunity laban sa COVID-19. Huwag po kayong mangangamba kung ang brand ng inyong primary vaccine ay iba sa ibinibigay natin na booster dose. Ligtas po at mabisa ang AstraZeneca, Moderna,
Pfizer, Sinopharm, Sinovac at Sputnik Light bilang booster doses. Para naman po sa nakatanggap ng kanilang primary series, matapos po ang tatlong buwan o dalawang buwan kung single dose ang primary dose nyo, maaari na po kayo makatanggap ng inyong booster shot. Palagi po nating tatandaan na ang virus ay patuloy na nag-mutate sa mga unvaccinated individuals. More vaccination equals less mutations of the virus. Next slide. Para po sa ating mga kababayang nangangamba pa rin sa kaligtasan ng ating mga bakuna, nais bigyang diin ang kagawaran ng kalusugan na ang mga bakuna pong itinuturok ay garantisadong ligtas at epektibo laban sa COVID-19. Hindi po lamang sa ating bansa ginagamit ang mga ito, ngunit hindi pati rin sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa kasalukuyan po, nabigyan na po ng full use authorization ang mga bakunang AstraZeneca, Janssen, Moderna at Pfizer sa ibang mga bansa. Para naman po sa lokal na konteksto, ang lahat po ng mga bakuna sa ating bansa ay may emergency use authority mula sa Food and Drug Administration at ang mga ito ay ginagamit din sa mahigit 70 bansa. Patotoo ito na ang mga bakuna ay ligtas para sa lahat, mapabata, matanda, buntis, may karamdaman at lahat ng vulnerable sa COVID-19. Sa pagtataas po ng ating vaccination rates, unti-unti po tayo makakapagbukas ng ating borders at makakabalik sa normal gaya ng ibang bansa. Kaya muli po, para sa mga hindi pa bakunado, magparehistro na po tayo sa inyong mga local governments, gayon din po para sa ating mga kababayang eligible na para sa kanilang booster shots. Ang ating pong mga bakuna ay inihahatid sa inyo ng ating pamahalaan ng libre. Kaya po tayo ay magpabakuna na upang magkaroon po tayo ng panangga sa COVID-19. So, next slide. Maaring marami na sa atin na nagkakaroon ng COVID-19 at nag-aalala kung ano po ba itong long COVID. Sa mga susunod na slides, ang tatalakayin naman po natin ay ang long COVID at kung paano po natin ito tutugunan. Next slide. Ano po ba ang long COVID? Ayon po sa World Health Organization, ang long COVID ay mga simptomas ng COVID-19 na nararanasan pa rin ng isang individual sa loob ng 3 buwan matapos niyong maimpeksyon ng COVID-19. Ang mga nasabing simptomas ay maaring tumagal ng hanggang 2 buwan. Next slide. Ano-ano po ba ang mga simptomas na buhat ng long COVID? Ang isang individual ay maaring makaranas ng mga simptomas kagaya ng pag-ubo, pananakit ng dibdib, pagkahirap sa paghinga, pananakit ng kasukasuan at iba pa. Ang mga simptomas na nabanggit ay maaring maranasan sa loob ng 2 buwan o higit pa. Kung nakakaranas po kayo ng long COVID o kahit na hindi, ugaliin pa rin po nating magsuot ng face mask at magugas ng kamay, gayon ding mabuting masiguro nating maayos ang daloy ng hangin sa ating mga tahanan. Higit sa lahat, para sa maximum protection, tayo po ay magpabakuna. Next slide. Bagamat hindi nakakahawa ang long COVID, kung makakaranas ng mga simptomas na nabanggit, agaran kayong magtungo sa pinakamalapit na emergency room upang matugunan ang inyong pangangailangan. Kung kayo po ay nahihirapang huminga, hinihingal at halos isang salita na lamang ang kayang masabi, kung nakakaranas po tayo ng matinding pananakit ng dibdib, at kung kayo po ay nakakaranas ng pagkahimatay. Sa kasalukuyan, wala pa hong test para ma-diagnose ang long COVID, kaya pinakamainam na magpatingin at magpakonsulta sa inyong doktor or healthcare provider kung sakali magkaroon ng mga simptomas kagaya ng nabanggit upang kayo ay mabigyan ng pangunahing lunas. Next slide. Ano ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa pagkakaroon ng long COVID? Siyempre, ito ay iwasan ang pagtama ng COVID virus sa ating katawan. At paano po ba natin maiiwasan yan? Batay sa isang Lancet study sa United Kingdom, nababawasan ng kalahating porsyento ang tsansang magkaroon ng long COVID ang individual na nagka-COVID kung ito ay nakapagtapos ng kanyang primary series na bakuna. Kaakibat ng ating mga bakuna ay pagsasapuso natin ng ating minimum public health standards ng mask, ugas, iwas, airflow para sa ating maximum protection. Kaya muli, hinihikayat po natin, everybody get the job done. Dahil dito po, protect todo kung lahat tayo ay bakunado. Next slide. And finally, bago po tayo matapos, narinto lang po ang ilang paalala para sa ating publiko. Ang ating patuloy na pagsunod sa minimum public health standards at masigasig na pagbabakuna
ang dahilan ng ating pananatili sa low-risk classification for COVID-19 at pagbaba ng mga bilang ng kaso. Nakakatulong po ito sa ating national healthcare system's capacity. Vaccination is a healthy choice for our children and our families. Humigit 148,000 ang mga batang nabakunahan na may edad 5 hanggang 11 at patuloy pa itong tataas sa mga susunod na araw. Muli po, ang pagbabakuna ng ating kabataan ay hindi lamang po proteksyon para sa kanilang sarili, kung hindi proteksyon po para sa buong pamilya at pamayanan. Kaya po, hinihikayat na po natin ang ating mga magulang, magparehistro na at pabakunahan na po natin ang ating mga anak. Hindi po titigil ang DOH sa pag-udyok sa ating mga kababayan na magpabakuna, kaya po in-extend natin ang ating bayanihan bakunahan 3 hanggang Biyernes or February 18 upang mas marami pa ho nating kababayan ang makapagpabakuna. At panghuli, ang long COVID ay mga simptomas ng COVID-19 na maaari pa ring maramdaman matapos ang 3 buwan ng paggaling. Ngunit maaari po natin itong maiwasan dahil batay po sa pag-aaral ng United Kingdom, mas mababa po sa kalahating porsyento ang tsansang magkaroon ng COVID, long COVID, matapos ma-infeksyon kung ang individual ay fully vaccinated. At dyan po nagtatapos ang aking presentasyon. Over to you, Cabsec, at maraming salamat po. Maraming salamat, Yusek Rosette. At tumungo naman po tayo kay Yusek Rocky para sa mga katanungan mula sa NPC. Yes, good afternoon, Secretary Nograles and kay Yusek Barhere. Una pong tanong mula kay Ace Romero ng Philippine Star. Reaction on election lawyer Romulo Macalintan, who questioned a COMELEC resolution dated November 24, 2021, stating that the poll body has to approve the conduct of a campaign rally before the applicant could get a mayor's permit. He said this is a flagrant violation of Omnibus Election Code and Public Assembly Act, which gives sole authority to the mayor to issue such permit. As IATF co-chair, ano daw po ang masasabi niyo dito? Well, the COMELEC is an independent constitutional body. Ano po? And yung issue na nire-raise po is actually a question of law. At hindi po at wala po sa jurisdiction ng IATF ang mag-desisyon ng ganyang klaseng questions of law. So sa COMELEC, and we respect the independence of COMELEC as an independent constitutional body. Apo. Sunod na tanong mula po kay Laila Salaveria na Inquirer, what exactly does the President want to do about people who refuse to be vaccinated against COVID? He said he himself would visit them to inject the vaccine in their ears. What is he really trying to say? What specific action does he want to be taken? Kailangan magpabakuna na po yung mga unvaccinated. Napaka-importante po niyan para kay Pangulong Duterte at para sa kanyang administrasyon at para sa pamahalaan at para sa ating komunidad at para sa tagumpay po natin against COVID-19. So ang kinakausap po ni Pangulo dito, halos lahat ng mga talk to the people niya, no? He's addressing himself dun sa mga unvaccinated, na ginagawa na po ni Pangulo ang lahat, ang pag-communicate sa ating mga unvaccinated na magpabakuna na po. Napaka-importante po niyan para kay Pangulong Duterte. Sunod pong tanong mula kay Rose Navenario ng Hataw, nasa 7th consecutive week na ang oil price hike ngayong taon. Dagok ito sa mga maralita dahil kasunod nito ay lagi ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ano ang pwedeng gawin ni Pangulong Duterte para maibsan ang kalbaryo ng mga mamamayan? Well, una sa lahat, yung DTI po ay nag-update na po ng kanilang mga suggested retail price para sa mga basic necessities and commodities and prime commodities po natin, no? At kung mapapansin nyo po sa General Appropriations Act o yung budget bill natin, or budget law, sorry, ang budget law natin for 2022, which is the General Appropriations Act of 2022, mayroon pong mga nakalaan dyan na para sa mga fuel subsidy, no? So there's one provision na fuel subsidy program na 2.5B under the DOTR at nakalagay po dito sa GAA or the General Appropriations Act na 2.5B is appropriated
and to be used to provide financial assistance and fuel vouchers to qualified public utility vehicles, taxi, tricycle, full-time ride-hailing delivery service drivers nationwide as identified and validated by the LTFRB, provided and when the average Dubai crude oil price based on mean of Platts Singapore or MOPS for 3 months reaches or exceeds $80 per barrel. Ang implementation ng programang ito ay subject to the guidelines issued by DOTR, DOE, and DBM. Pangalawa, meron ding item sa General Appropriations Act or Budget Law ng 2022 on fuel discount to farmers and fisherfolk under the Department of Agriculture worth 500 million pesos appropriated to provide fuel discount to farmers and fisherfolk when the average Dubai crude oil price based on mean of Platts Singapore or MOPS for 3 months reaches or exceeds $80 per barrel, provided that the farmer or fisherfolk beneficiary owns and operates an agricultural and fishery machinery individually or through a farmer organization, cooperative, or association, provided further that in case of fisherfolk, their fishing vessels are duly registered in the Integrated Boat Registry System or DABFARS, BOATR. Provided finally that the for farm machinery owned and or operated by individual farmers or farmers organization, proof of ownership shall be provided. Mag-implement po nito if in case umabot doon is the DA Regional Field Office and the BFAR Regional Offices. So meron po tayong mga nakalagay sa ating budget law for 2022. Provided na tumama doon sa $80 per month na exceeds or reaches the $80 per month. So may conditions set, no, before ma-trigger itong tinatawag na fuel subsidy. So apart from that, bago tumama po yan, eh, patuloy naman po na pinag-uusapan ang iba pang mga mekanismo at tulong na maaari nating bigay sa mga lubos na maapektuhan. Thank you, Cop Sec. Salamat. Let's go to Mela Lesmoras ng PTV. Hi, good afternoon, Cabsec Nograles, Yusek Vergere, at Yusek Rocky. Secretary Nograles, unahin ko lang po yung issue about sa new normal. Nabanggit kasi kagabi sa Talk to the People na puspusan na yung paghanda ng mga otoridad para sa roadmap tungo sa new normal. Sir, are we confident po that we can achieve the new normal status nationwide, hindi lamang sa Metro Manila, before President Duterte steps down from office? Ito kaya yung magiging pandemic legacy ng administrasyon? Yan po ay nakasalalay sa kamay nating lahat, no? Importante ma-emphasize po natin na there are two conditions. So first and foremost, para marating natin yung alert level 1, halimbawa, para marating natin ang alert level 1, kailangan po na mataas po ang bilang ng mga bakunado, especially mga senior citizens natin and persons with comorbidities, no? But we also want to push the entire population kasi sila yung pinaka-vulnerable, no? But we want to push the greater, a great, great majority of the population to be fully vaccinated and even boosted. Number one. Number two, yung compliance sa minimum public health standards po natin. Mask, hugas, iwas, plus airflow. So, importante po na itong mga conditions na to are met para po marating natin yung tinatawag na alert level 1. If that is what you want to loosely call as the new normal. Okay? So, hopefully, no, gaya ng sinabi ni Yusek Rosette kanina, nabanggit niya, no, na yung faster projection teams natin shows the projections na pababa ng pababa ang bilang ng ating mga new cases sa bansa. Hindi lamang sa NCR, kundi sa iba't ibang regions. Tapos, we want to bring it even further down
para hindi lang yung new cases yung bababa, pati yung active cases bababa rin. Dahil marami na ang nagre-recover, mas mabilis ang recovery, so less and less yung active cases natin. So we will see the curve going down. But again, yung pagbaba po ng curve na yan will only come if everybody complies with yung minimum public health standards natin, mask, hugas, iwas, airflow, and magpabakuna. Okay. That being said, kung tatama sa parameters, pwede tayo mag-alert level 1. So yun na yung tinatawag siguro natin loosely na new normal. That being said again, meron naman po tayong by March ilulunsad na NAP 5, no? Yung National Action Plan Phase 5 po natin. And under the National Action Plan Phase 5 po natin, mas ang ina-emphasize natin doon, apart from the high vaccination and compliance with minimum public health standards, is pag-rebound din po ng ating economy para mas marami rin po sa ating mga kababayan ang tuluyan ng pong makapagtrabaho at makapaghanap buhay. And then of course, more schools being open, more children going to school. But again, that is also dependent doon sa ating mga kabataan getting vaccinated as well. Opo. Sir, just a quick follow-up. Pero kung sa Metro Manila lang po ang pag-uusapan, by March, possible naman itong pag-alert level 1 sa susunod na buwan kung magtutuloy-tuloy yung pagbuti ng COVID-19 situation dito sa NCR? So right now, fina-finalize na rin po namin sa IATF ang sabihin natin roadmap to alert level 1. No? For NCR, for Metro Manila, at kung ano pa man ang mga regions na mag-fulfill ng mga requirements and conditions para mag-alert level 1. And a big part of that roadmap to level 1 has to do a lot with compliance ng mga establishments to the minimum public health standards within their own establishments. Kaya napakalaking bahagi po dito yung safety seals, yung safety seal certification, especially sa mga establishments na nasa 3 C's, no? Yung closed setting, close contact, yung confined establishments, yun yung mga kailangan po talaga natin to ensure that they all follow the minimum public health standards. Perhaps Yusek Rosette would like to add something also. Yes po, Kabsek, no, and good afternoon, Mela. I agree, of course, with Kabsek, no, with lahat po ng sinabi. What we are just doing right now, katulad ng sinabi po ni Kabsek, we are preparing to transition already. So kung makikita po natin ngayon ang National Capital Region, if we use our metrics of case trends and healthcare utilization, low risk na po talaga ang NCR. Pero syempre, kailangan i-prepare po natin yung environment kung saan pag nag-ease tayo ng restrictions, it would be safe for our population, no? Pag lumabas na po sila. And that would be yung sinasabi po ni Kabsek na dapat lahat tayo magtutulong-tulong. Minimum public health standards pa rin foremost. Kailangan not just people but also establishments, both public and private, should provide safe spaces for our people. So dyan ho papasok yung pagsunod din ng establishmento, pagsunod ng public spaces, katulad ng mga sabihin natin, churches, katulad po ng mga parks, for example, katulad ng mga eskwelahan, nasusunod sila dun sa mga safety protocols na meron tayo, katulad ng adequate ventilation, hand washing stations, compliant dapat sa pagbabakuna at saka compliant doon sa mga iba pang standards na atin pong pinapatupad. So ngayon po, tayo po ay nasa alert level 2 in spite na pwede na mag-alert level 1 dahil naghahanda pa ho ang gobyerno kung paano po natin itatransition sa alert level 1 ang ating mga lugar so that lahat po tayo prepared kapag nagkaroon na tayo ng easing of restrictions.
Thank you. At mauhuli na lamang po katanungan sa inyo rin po, Yusek Verhere, from my colleague Mark Fetal ko lang po. According kay Secretary Galvez nga, kagabi rin, over 70% na ng population ang fully vaccinated against COVID-19 sa 10 rehiyon sa bansa. Gaano kalaking tulong po ang naibigay ng bayanihan bakunahan 3 para maabot ang kanilang target? At dun po ba sa iba pang rehiyon na medyo maunti pa, mababa pa ang vaccination rates? Ano po ang nakikita nating challenges, and how's the government going to address this po? Yes, no. So Mela and Mark, the main reason why we had Bayanihan Bakunahan 3 is for us to further improve on our vaccination. So sa bawat pagbabakuna po na ginagawa natin, pinag-aaralan natin kung bakit merong mga lagging regions, kung bakit may mga rehiyon na hindi makaabot no sa mga targets na sineset natin. And part of the challenge, of course, would always be access, no? Yun pong mga taong malalayo ang kanilang lugar na kailangan talagang pupuntahan talaga sila ng vaccinators natin. Yung pangalawa po, yung awareness din ng tao sa ating pagbabakuna. It's not enough that we say it every day through these social media platforms, through our tri-media, through our this TV and all, kasi yung iba naman wala pong access sa ganito. So ang ginagawa po natin through this Bayanihan Bakunahan, aside from setting targets, no, ang ginagawa natin, itong targets na to, may mas malaking focus po dun sa mga regions which are lagging behind. Dun po sa mga areas na sa tingin natin, kailangan ng tulong natin. So ngayon, nagbabahay-bahay po, no, marami po, nagka-mix na tayo ng strategy. It is not just a fixed vaccination site kung saan pupunta lang ang tao sa bakunahan. Ngayon po ang vaccinators natin nagbabahay-bahay na po sila, lalong-lalo na doon sa mga lugar na malalayo, para mas ma-reach pa po natin yung atin pong mga kababayan na hindi po talaga makapunta sa ating vaccination site. So ang malaking tulong ang mga programang ito, kasi in a number of days lang, nagkakaroon tayo ng achievement ng targets natin, at malaki po ang naitutulong nito sa accomplishment natin at of course sa coverage po sa ating buong bansa. Opo. Thank you so much, Yusek Verhere, Kabsek Nograles, at Yusek Rocky. Thank you, Mela. Back to you, Yusek Rocky. Yes, Secretary, tanong naman po mula kay... When a cause ng ABS-CBN for Yusek Verhere, kailan po inaasahang magkakaroon sisimula ng booster shot for 12 to 17 years old? Yes, Yusek Rocky. No? So sa ngayon po, wala pa hong sapat na pag-aaral para makapagbigay tayo ng booster doses for our 12 to 17 years old. Up until now, evidence still points na yung primary series po ng mga ganitong adolescent children ay enough pa rin para sa kanila to protect them from severe infections, hospitalizations, and deaths. But of course, kapag dumating yung punto na nakumpleto ng ebidensya at may rekomendasyon na base po sa global experts, tayo po ay mag-aaral na ukol dyan at tayo po ay magbibigay. Pero sa ngayon, wala pa po. Opo. Second question po niya, kung sakali daw po na Yusek Verhere ang 17 years old ang bata nung nakakuha daw po ng bakuna niya, and after 3 months ay 18 years old na siya, pwede pa rin po ba siyang magpakuha ng booster? Yes. Because based on the Emergency Use Authority po na inisyo ng Food and Drug Administration para sa booster doses, 18 years old and above na mga individuals can receive their booster shots already. So kung sila po ay nag-turn 18 na after 3 months, they can already receive their booster shots. Opo. For Sec Karlo, tanong po ni Red Mendoza ng Manila Times, nakikita ba ng government ang possibility ng pandemic end before na matapos ang termino ni Pangulong Duterte? Inihahanda na rin bang isang transition committee kung saan maaring i-brief ang nanalong Pangulo sa mga plano ng pamahalaan ukol sa COVID-19? Again, no, yung end of pandemic, that's actually a technical and medical term. So we will leave that up to the health experts to define and actually state, no, kung narating na ba natin yung point na yan. Pero ang importante is that, gaya ng sinabi ko kanina, para marating natin yung state na yan, importante po na mataas ang vaccination coverage po natin, and lahat po tayo
ay nagko-comply sa minimum public health standards, no? Yung mask, hugas, iwas, plus airflow, and again, plus bakuna. Number two po, yung pag-turnover natin sa next administration, kaya nga po binubuo na natin yung National Action Plan Phase 5. Kasi nakapaloob po sa dokumento na yan ang next phase natin sa laban against COVID-19, which is protecting our community, protecting our people, while accelerating yung economic growth ng ating bansa para ang mga kababayan natin ay makapagbalik hanap buhay na po. At yung document po na yan, plus all the accomplishments in terms of vaccination rate, in terms of compliance with the safety seal, in terms of compliance with minimum public health standards sa mga establishmento, lahat po yan ang aming ita-turnover sa next administration. Opo. Sunod pong tanong ni Red Mendoza, na-receive na po ba sa opisina ng Pangulo ang sulat ng mga militanting health worker na naguudyok na i-veto ang planong health emergency allowance bill dahil daw discriminatory ang panukalang ito? Per MRO, wala pa po tayong natatanggap. Opo. For Yusek Berhere, tanong pa rin po ni Red Mendoza ng Manila Times, sinasabi po ng mga militanting health worker na discriminatory at hindi daw po makatarungan ng health emergency allowance at ang one COVID allowance ng DOH at gusto pa rin nilang i-retain ang mga dating benepisyo sa COVID-19. Ano daw po ang masasabi ng DOH? Yes, Yusek Rocky, no? So, unang-una, yung one COVID allowance has is more of benefit, no, sa ating healthcare workers. Pag tinignan ho natin itong policy na ito, hindi na ho natin sasabihin kung sino, hindi na tayo kailangan mag-determine pa who's catering for COVID, sino ang yung directly exposed sa COVID na nagkaroon po ng naging bottleneck, no, sa pagli-release natin ng mga allowances nila before. This time, we are considering all of our healthcare workers, lahat po na nagkatrabaho sa facilities, kasama po dito. We just did determination, high risk, medium risk, at saka low risk. Tapos mayroon na tayong nakatalagang pondo o funds kung magkano po ang ibibigay sa bawat tao or individual na nagtatrabaho para sa pandemyang ito. So this is not disadvantageous to them. This is more of an advantage to them because it streamlines the process. It institutionalized and made it regular already. Mas mabilis makukuha ang benepisyo. Mas rational po ang pagsasabi kung sinong high risk, medium risk, at saka low risk. So ito po sana ay maintindihan. Subukan po natin, ano, tignan natin kung ito po ay mas magiging beneficial sa ating healthcare workers para po maipagpatuloy natin at hindi na po tayo nagkakaroon ng problema sa pagre-release ng allowances mo. Opo. Sunod po ang tanong niya for Yusek Berhere. Sineshare ba ng DOH ang opinion daw po ng Philippine Medical Association na huwag mo nang magluwag sa Alert Level 1 kung hindi pa ganun kataas ang mga bakunahan at booster shots sa NCR at sa iba pang parte ng Pilipinas? Similar question po with Lay Alves ng GMA News. Yes, no? So unang-una po, hindi naman po binababa ang Alert Level 1. Katulad po ng sabi ni CABSEC na pag-usapan po sa IATF kahapon, that we will still retain Alert Level 2 here in NCR. Because ang punto po ng ating officials and even our experts, let's prepare, no? Paghandaan po na natin ang pag-transition natin sa Alert Level 1 in the coming weeks or months. Yun pong pagbabakuna dito sa NCR, we already have achieve the target, no, para po sa National Capital Region, para po dun sa 70%. In fact, more than 70% pa po ang National Capital Region sa pagbabakuna. So hindi po natin kailangan mag-agam-agam. Government is preparing on how we can transition to Alert Level 1, which as we say, it's our new normal. We will put safeguards also para po ang ating mga kababayan ay magkakaroon po ng protection. Ano? There should be this parang safety nets para sa atin, ano? Para
tayo po ay maging confident na lalabas sa alert level 1. Pero kailangan lagi nating alalahanin. Hindi lamang po dapat ang gobyerno ang naghahanda. Dapat po, katulad ng sabi ni CABSEC, it will depend on all of us. We all have to follow the minimum public health standards and also get vaccinated so that we can be able to be more confident and our risk kapag po nag-alert level 1 ay napakababa na po. Tanong po ni Lay Alvis ng GMA News for Yusek Berhere. May mga bansang nakaranas daw po ng pagtaas ng COVID cases matapos yung eleksyon. Ano po ang projection dito sa Pilipinas? Well, Yusek Rocky, kanina nagpresenta ko ng latest projections ng faster team natin. Kung saan sinasabi, if we retain the current no, na pagsunod natin ngayon sa minimum public health standards, ayun pong ating mga kaso na bibilangin per day nationally, pagdating ng March 15, maaring bumaba as low as less than 100 cases. Pero pinakita rin po dun sa projections na yon, base sa mobility ng populasyon, yung pagtaas ng antas ng pagbabakuna at saka yung compliance to minimum public health standards, kung bababa lang, kahit 12% lang, ang hindi pag-comply sa minimum public health standards, maaring magkaroon po tayo ng mga kaso na katulad ng mga 2,000 at mahigit pagdating ng March 15. Kung bababa pa ng husto ang compliance to about 19% or maybe 20%, bumaba ang pag-comply natin compared to what we have right now, maaaring magkakaroon po tayo ng 7,000 plus cases pagdating ng March 15. So ano po bang ibig sabihin nito? Sa lahat po ng ginagawa natin, kapag tayo ay magkakaroon ng pagluwag no, nung pagsunod natin sa minimum public health standards at hindi masyado nagko-comply ang ating populasyon, maaaring tumaas uli lahat ng ating kaso. So having said that, because it is election time, it is campaign period, nananawagan po tayo sa ating mga kababayan, sa ating pong local officials, sa ating mga kandidato, na sana po tayo lahat ay tulong-tulong para po mapanatili nating mababa ang kaso sa bansa by complying with all the safety protocols that we have issued no through our guidelines. Opo. Sunod po ang tanong niya, for Yusek Berhere, for Lay Alvis pa rin po, napag-usapan na ba ang pag-lift ng mask mandate by fourth quarter? Nabanggit po ito ni Secretary Galvez. Ano po ang basihan nito? Yes, Lay, no? So kasama naman po yan sa pinag-uusapan kasi dadating naman tayo talaga sa punto na kapag sinabi natin na we are going into our new normal at nakita natin na talagang we are reaching that state of endemicity dito po sa buong mundo, no? Hindi lang dito sa bansa natin pag natapos ang pandemya, dadating tayo sa point na hindi na talaga natin kailangan ng mask. Pero ang lagi nating sinasabi, until we reach that point, mask should still be worn. Kasi ito po yung pangunahin natin protection laban sa COVID-19 kasama po ng bakuna. Opo. Sunod po yung tanong for Yusek Berhere. Kumusta na ang supply ng pediatric vaccine? Nakakaubusan na raw ng supply as per NCR-LGUs. Kailan darating ang additional supply at ilan daw po yung inaasahan darating? Yes, no? So katulad po ng ating pagpapaliwanag sa inyo nung una pong dumating ang mga bakuna, the Pfizer vaccines, reformulated vaccines ng mga kabataan, ay dadating po sa atin in tranches, no? As what has been explained to us by the manufacturers and agreed on, no? With our negotiating team. Dahil may shortage din po internationally. So ang nauna po na dumating dito would be about 700,000 plus na mga bakuna for 5 to 11, which is still enough para po dun sa ating mga lugar sa ngayon. Parating na rin po yung mga atin pong iba pang mga supplies from Pfizer. Ito pong reformulated for 5 to 11 years old. Daantayin lang po natin maybe in the next 2 weeks. Opo. From Caroline Bongke ng CNN Philippines, for Yusek Berhere, paano daw po ang magiging restriction kung ibababa na ang isang lugar sa alert level 1 at what point can DOH recommend a downgrade to alert level 1? Yes, no. So kapag tayo ay nagpunta na sa alert level 1, Caroline, wala na po tayong restrictions. Ibig sabihin, yung mga capacities na pinag-uusapan natin, hindi na po yan magmamatter. Ano? Kasi yun na yung new normal natin. Ang sinasabi natin, pagdating natin sa alert level 1, it's really self-regulation. So tayo na po on our own,
of course, all of us, no, sa komunidad, sa ating bansa, kailangan susunod tayo doon sa MPHS. Eh, ano po ba ang kasama ng MPHS? Dapat lagi nakamask. Alam natin, mag-physical distance, mag-ugas ka ng kamay, huwag kang pumunta sa matataong lugar, dapat may adequate ventilation. So the community, the establishments, the spaces, the public areas should all be ready, no, when we go to that point. Yung sinasabi, kailan tayo pupunta sa Alert Level 1, pinaghahandaan na po ng ating gobyerno ngayon ang pag-transition natin sa Alert Level 1. So hopefully, we get to have this stable at saka makita natin na masustain ang pagbaba ng kaso, masustain na low risk tayo, tapos maiprepare po ng government yung transition plan natin kung paano natin masisigurado na may safety nets tayo within community para po tayo makapag-de-escalate sa Alert Level 1. And that would be discussed with our officials. Opo. Second po niyang tanong, Yusek Vergere, paano po ang difference na sinasabi na 12% decrease in compliance versus 90% decrease in compliance po? Ano daw po yung sample scenario nito? Well, ang scenario natin, ano, katulad ng sabi natin, halimbawa sa NCR, kapag ka nag-maintain tayo ng ganitong compliance natin sa minimum public health standards, ang projections ng PASTER team by March 15, nasa less than 20 cases lang tayo, no, for NCR. Kapag ka naman tayo ay nagkaroon ng pagbawas from current na MPHS natin ngayon, nagkaroon ng 12% less doon sa compliance na ginagawa, we'll have about 162 cases by March 15. Pero kapag halimbawa 19% ang pagbaba ng compliance sa MPHS, we'll have about 1,225 cases on March 15. That's daily cases for the National Capital Region. So ilagay po natin sa punto, ang NCR po ngayon, meron po tayong 485. Sabi, it's embedded in the model. So wala siyang number na magiging. Renzi, please mute your microphone. So yun po yung sekraki ang sinasabi natin. Ang atin pong assumptions na ginagawa, meron po siyang mga assumptions na ginagamit po natin would be yung mobility ng populasyon, yung compliance natin sa minimum public health standards, at saka yung vaccination rates natin. So pag may nababago po doon, maaring tumaas o further na bumaba po, ito pong ating mga metrics na yun. Opo. Susunod pong tanong mula kay Sam Danilia ng Business Mirror, Secretary Karlo, ano po ang reason why the IATF opted to expand the venue capacity para po sa establishment not covered by Alert Level 5 at kailan po ito expected mag-take effect? Actually, kasabay po yan nung paglabas natin nung guidelines for alert level systems. It's just that marami siguro ang hindi nakapansin na nakapaloob po yan sa loob ng ating guidelines. Simula pa nung in-update namin at nirelease namin yung alert level systems, nandyan na po yan. Matagal na. So, yun po yung reminder ko lang, reminder, kasi marami nagtatanong about that. At marami rin ang hindi rin aware, although we've announced that before when we announced yung alert level system guidelines po natin, and it has always been part ng alert level system guidelines po natin. So, that has been in place ever since. Ibig po sabihin, siguro hindi lang napansin kasi marami pang mga regions ang hindi pa narating yung 70% na A2 at A3 fully vaccinated. So baka nakalimutan na lang nila or it was something that hindi nila lubos na naalala na nandyan pala yan. Kasi siguro during that time na in-announce natin ito at nilabas natin yung guidelines, hindi pa natin narating yung A2, A3, 70% up fully vaccinated. But right now, NCR, halimbawa, is already compliant doon. So may plus 20% na agad doon sa seating venue capacities natin. There are also other regions in the country, other localities, na narating na rin po yung A2, A3 priority groups na 70% fully vaccinated and up. So doon sa mga lugar na yon, whatever alert level, whether you're alert level 2 or alert level 3, may plus 20% po. And then if you have the safety seal certificate
magpa-plus 10 pa po. So these are some of the mechanisms na nilalagay natin na bagamat hindi pa tayo nag-alert level 1, kahit tayo po dito halimbawa sa NCR ay alert level 2, eh pag meron ka pang safety seal, may plus 10 ka pa. So yun po yung ginagawa natin para talagang bumalik na po yung business confidence, yung consumer confidence na mataas na sa ating bansa. But more importantly, na makapag-hire na po ng mas maraming workers, mas marami sa ating mga small, medium enterprises ay makabangon na. Magkaroon po tayo ng mas mabilis na economic growth and acceleration in the different regions, especially those that are compliant. Number two, it also drives other regions na hindi pa narating yung ganyan mga milestones na talagang isulong nila na marating nila yung 70% and up A2 and A3 priority groups nila ay fully vaccinated. Kasi yun naman talaga yung most vulnerable sectors of society na gusto nating proteksyonan. So meron ng, kumbaga, insentibo ito mga localities, ang mga regions, halimbawa, na i-prioritize ang mga senior citizens for fully vaccinated. I-prioritize din yung mga those with comorbidities na maging fully vaccinated din. Yung susunod pong tanong ni Sam Medenilla ng Business Mirror, since almost daw po full operational capacity na po for establishment na makaka-comply sa conditions under sa new rules, anong factors pa kaya daw ang pwede pang i-ease ng government sa areas na ilalagay daw po sa alert level 1? Gaya ng sinabi ni Yusek Rosette, no? Ang ibig sabihin nung wala na yung restrictions, ibig po sabihin wala na yung sinasabi natin na percentage of seating and venue capacities. So pag alert level 1 na po, wala na po yung 70%, 50%, wala na po yon. Pero ibig po sabihin, kailangan self-regulation, self-policing in establishments themselves because they are compliant with the standards for safety seal. Halimbawa, alam nila kung ano yung mga do's and don'ts within the establishment. Alam nila na nandyan pa rin po yung mask. Hindi naman mawawala yung mask under alert level 1 under our guidelines. No? Minimum public health standards, ganun pa rin. Yung sinasabi nilang apart from mask, yung social distancing, physical distancing, di ba? Bagamat wala yung sinasabi natin percentage venue capacities, dapat ang mga, kumbaga, nasa practice na po na lahat ng mga kababayan natin na safe distances pa rin, di ba? Physical distancing, social distancing is still important. And then, kasi it's mask, hugas, iwas, then paghugas ng kamay. And then yung ventilation po sa mga establishments, yung airflow sa mga establishments, eh dapat nandun naka-set in place yung tamang airflow and ventilation sa mga establishments. And of course, yung vaccination rate na napakataas dapat marating na rin natin. Okay. Thank you, CABSEC. Thank you, Yusek Berhere. Thank you, MPC. Maraming salamat, Yusek Rocky, and of course, kay Yusek Berhere. Thank you also for joining us in our press briefing, and to the members of the MPC. The acute phase of the pandemic, according to the World Health Organization or WHO, could end. Maring matapos, could end this year. Of course, with one qualifier, that the 70% vaccination target is achieved by the middle of this year. Achieving this, according to the WHO, is not a matter of chance. It is a matter of choice. Ibig po sabihin, nasa kamay po nating lahat. Dito sa Pilipinas, malinaw ang ating target. Ang mabakunahan ang 90 milyong Pilipino bago matapos ang termino ng Pangulo. That's more than the 70% required by the WHO or being asked of the WHO. Kaya naman, hindi kami magsasawa na manawagan at himukin ang ating mga kababayan na magpabakuna.
Napakalinaw na po ng ebidensya, ligtas at epektibo ang bakuna laban sa COVID-19. Dagdag dito, libre po ito. Sa mga nabakunahan na, kailangan po ninyo ng booster shots para sa karagdagang proteksyon. Huwag sana nating palampasin ang pagkakataong ito dahil iisa ang ating gusto mangyari. Ang magbalik normal ang buhay nating lahat. Ipagpatuloy po nating pagtulungan ang pagtaguyod sa kapakanan ng ating bansa. Maraming salamat. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. And God bless.